Ma'am Miriam Kiambao, nako talagang it is also our privilege and we are deeply honored na makasama namin kayo dito sa ating Good News with the Big Boss interview portion naman. Di ba, Edie Rene? Yes! It's an honor po na makasama namin kayo again, ma'am, dito. At ngayon, live na po tayo. Ayan. Yes. Sa mga hindi po nakakaalam, no, si Miss Miriam Kiambao po, isa po siya sa mga active na online franchisee natin na ginagawa po yung business sa part-time. Kasi bukod po sa pagiging online franchisee, as you may know, she's also, she and her husband are into public speaking, no? They're one of the well-known coaches, no? Motivational speakers ng ating bansa. They are also entrepreneurs, vloggers, di ba? They're into webinar training rin as well. And at the same time, syempre, full-time mom din siya, okay? Yes. So, napaka-busy po, no? This person, no? Former beauty queen, ayan po. And at the same time, talaga pong, nako, ang dami niyang may share sa atin. So ngayong pagkakataon na to, nasa hot seat po si Ma'am Miriam Kiambao. Okay? So, Edi Rene, I want to ask the first question. Alright? So, Miss Miriam, para makilala po tayo ng mga audience natin, no, I want you to answer it na talagang parang nagkikwentuhan lang tayo, no? Walang formal-formal, no? Talagang straight out, pam! Ganun po, okay? So, here we go. Unang tanong. Okay. Netong mga nakaraang buwan, di ba, tumama yung pandemic, no, sa ating buhay at talagang naka-affect ng kalusugan and at the same time yung hanap buhay nating mga Pinoy. Ngayon, ang tanong ko, how has the pandemic situation affected you and what was your main source of income during the pandemic bago niyo po makita yung online franchisee business ng Shomai King? Thank you for that question, AD Jeff. Wow, pangano talaga, pageant. Parang sa Miss Universe lang. Bago po ng pandemya, gaya nga na binanggit nyo, di ba? TV host po ako ng 700 Club, inspirational speaker po kami ng asawa ko. Pero po, nung biglang nag-lockdown ng Metro Manila, nasara po lahat ng mga malls, entrepreneur din pala nga kami, nasara lahat ng mga physical events. So yung bread and butter namin ng asawa ko, syempre nawala na rin kasi na-cancel ang lahat ng mga speaking. Nasa food business din kami, food entrepreneurs din kami, at meron po kami mga food franchises, meron kaming shawarma, meron kaming goto, meron kaming chicken brand, meron kaming fresh milk and kesong puti, iba't iba po ang mga brands na meron kami, pati po mga potato, mga ganyan. Marami po, pero mula nung nagsara po ang lockdown, sarado din po ang mga malls, ang baba ng foot traffic nung kahit na nagbukas ng GCQ. So, yung mga business po yan, lugi at sarado din. At gaya ng tanong ni AD Jeff, ano ang pinagkakitaan namin nung panahon ng pandemya? Bukod po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit papano, meron po kami mga rental properties. Kahit papano, nakakatulong yon para pandagdag ng aming family income. Pero naghanap na rin po ako ng paraan kasi syempre, hindi naman sapat yun. Maraming mga income ang nawala sa amin eh. So nagtinda na rin ako ng mga alcohol, ng mga gloves, ng mga pati mga face mask dito sa area namin, lalong-lalo na nauso na po yung community selling. So pati po yan, pinasok ko, sinabak ko, inalam ko kung paano makasali sa mga Viber marketplaces sa iba't ibang mga village dito sa paligid namin. So pati dyan po, nagmamarket ako. At kahit paano sa awa naman ng Diyos, ay nakakatulong po yan para makadagdag sa panggrocery namin, makadagdag sa pangsweldo sa mga kasambahay namin. Kahit paano, naitatawid namin yung mga buwan na hindi kami kumikita. Okay, ma'am. Nako, grabe, no? Walang pakeme-keme si Ma'am Miriam talaga. As in, during the pandemic talagang tinrain niya din lahat. Parang yung mga ordinaryong
mga kababayan natin talagang wala na yung hindi na iisipin kung sino ba ako, 'di ba? Ano ba yung position ko, ano sikat ba ako, hindi, talagang ginawa niyo po talaga lahat during the pandemic para kumita at makasurvive. Sabi nga po ni AD Jeff, ano, sa ngayong panahon ng pandemya, tama na yung mga arte-arte. Kailangan madiskarte, di ba, AD Jeff? Tama yun. Tama yun, Miss Miriam. Tama po yun. Kailangan na talagang maging madiskarte tayo sa panahon ngayon. At saka, alam niyo ba, Ma'am Miriam, no? Ang dami rin nanonood ng show niyo tuwing gabi, no? Yung The 700 Club. It's giving people hope, no? Let me use the word, ah. Yung to have them in the right sanity during this pandemic. Kasi sa totoo lang, AD Rene, no, Miss Miriam, tsaka lahat ng nakakanood sa atin, alam mo yung mental stress na naidudulot na itong pandemya na to, akala kasi ng karamihan, okay lang, magkakasama tayo sa bahay, pero hindi pala eh. Meron palang deep impact yun subconsciously sa isip natin, and because of your show, no, tsaka yung mga sinasabi niyo po gabi-gabi, it's bringing hope to people na it's okay kasi we're in this together eh. Kagaya ng negosyo natin na Showmaking online franchisee, tingnan niyo guys ha, nakakatuwa yung sinabi ni Ma'am Miriam. Alam mo, sa totoo lang ha, eto ha, ma'am, walang ano, no joke, sila Miss Miriam tsaka yung kanyang husband, sa totoo lang hindi na nila kailangan gawin to eh. Yes. Kasi they're established na, no? Public figures, public speakers, mentors, business people, entrepreneurs. What more can you ask for? Pero, nung tumama yung pandemic, bang! Doon natin na-realize lahat. Kahit artista tayo, kahit negosyante tayo, no? Kahit ano man yung ginagawa natin, sa isang iglap, pwede pala siyang mawala. And it's a good thing God is good. No, binigyan tayo ng mga opportunities na kagaya ng ganito. Right? Okay. Thank you for answering that first question, Miss Philippines. Yes. And our judge, okay? Our judge from United States going to fire the next question. No, from Dubai, sir. Oh, from Dubai, I'm sorry. Dubai, okay. Ma'am Miriam, ito po yung next question po sa inyo. Who introduced you to Showmaking business franchise? Ayan. Sino po nag-introduce sa inyo ng Showmaking? Salamat po talaga ako kay Mamu Christine Babaw kasi siya po ang nag-introduce sa akin sa online franchise business na ito. Nung minsan, nag-text siya sa akin, sabi niya, Miriam, padalan kita ng copper mask. Alam niyo naman, yung mga celebrity, ginagawang influencer ng iba't iba mga kumpanya, di ba? Papadala kami ng produkto, ipopost lang namin sa Instagram o sa social media, nakakatulong na niyan sa marketing nila. Kami naman, syempre, uy, libre, di ba? O kaya sa panahon ngayon, nakakatulong sa iba, why not? So, pinadala niya ako. Sabi ko, ano ba yung copper mask na yan? Hindi pa ako familiar. So pinakita niya sa akin yung website, nakita ko yung mga benefits ng copper mask. Sabi ko, aba, mukhang maganda yan ah. Idagdag ko kaya doon sa aking many choices of ano, medical accessories and supplies, 'di ba, na binebenta ko. So, sabi ko, bili ako sa inyo ng 30 pieces. Ayan. Discounted naman pero hindi pa distributor price. So pinadala niya sa akin, nagbenta ko dito. Alam niyo, boss AD Jack, in 2 days, na-sold out ako nung 30 pieces na yon. Wow! Bilis! Wow. Yung pala, marami ng pamilyar dito sa may area namin. So, habang nagpo-post ako dun sa iba't ibang mga Viber marketplaces, aba, meron din akong nakita isang nagmamarket ng copper mask. At dun sa post niya, bukod sa merong picture na hindi ko na maalala kung sino artista, si Yorme yata yung pinost niya. Tapos, pinakita niya, meron siyang link. Habi ko, ano kaya itong link na to? Siyempre, bilang isang entrepreneur, isang negosyante, kailangan malaman ko kung ano ba yung strategiya ng kompetisyon. Diba? So, parte ng research ko yan. So, clinic ko ngayon itong link na to. Ito pala yung shop link ng copper mask. At nung yung sinubukan ko mag-order dun sa website na yon, yung website na bahala kumuha ng order ko, tumanggap ng payment ko, kumuha ng shipping details ko, at mukhang yun na rin na magpapadala sa akin ng order. Sabi ko kay Tin, gusto ko ng website na yan, paano ako makakakuha? Wow! So,
Kasi buong araw, alam niyo po, nakatutok ako sa Viber. Nakaabang na kung sino mag-order. Pag may nag-message sa akin, tatanungin ko, tagasan po kayo, ano pong address niyo, ano pong mobile number niyo, ilan pong gusto niyo, eto po ang payment details. Ako pa mag-deliver, ha? Grabe, ang daming panahon na ginugugol ko para lang ma-manage yung etong medical supplies na trading ko. Pero sabi ko, kung ako magkaroon ng shoplink na ganyan, edi mas mapapadali trabaho ko. So, ang ginawa ni Christine, kinonect niya ako kay Coach Ariel De Leon, diba, ng Team Armada. Yan, hello Coach! Yan, thank you so much ha, sa tiyaga niyo sa amin. Anyway, so, in-explain sa akin ni Coach Ariel kung ano tong online franchise business na to. Tapos, wala pa kaming Zoom-Zoom noon. Nasa Messenger lang siya nag-explain sa akin. Apat lang kami, si Coach Ariel, ako, si Tintin, saka yung isa pang invite ni Ariel. Apat na ni Tintin. Apat lang kami. Maya-maya na wala ako sa camera. Sabi nila, oh, nandiyan pa ba si Miss Miriam? Sabi ko, Coach, wait lang po ha. Nagde-deposit na po. Nagta-transfer na po ako sa BDO. Wow, sinis pag-decide. Bilang isang negosyante, nakita ko talaga yung potential ng business. Hindi ba nabanggit ko sa inyo na owners din kami ng mga franchise ng food cart dito sa Metro Manila? Alam niyo po ba, para maging isang master franchisee kami dito sa Metro Manila, nag-invest kami ng 1.5 million bilang master franchisee pala. Wow. Tapos para makapag-set up kami ng isang food cart, 300,000 ang franchise fee. Tapos magpapakonstruct pa kami ng food cart mismo. Eh alam nyo naman yung mga mall, gaya ng Ayala Mall, Festival Mall, meron silang mga specifications na gusto nila. Gagastos kami, inaabot kami ng 150,000, food cart pa lang yun. Tapos magde-deposit pa kami ng renta. 2 months, 3 months, 6 months, depende sa mall. Ang laki, inaabot kami ng 650,000 hanggang 850,000 para lang ma-operate ang isang food cart at isang concept lang yun. Magbabayad pa kami ng kusa, ng empleyado, ng tubig, ng ice, kung kailangan ng ice, ng Meralco. Siyempre, kasi kailangan yung mga machine. So, ang dami namin gagastos. Ngayon, dahil ang taas-taas ng renta sa mga mall, hirap na hirap talaga kaming maitawid yung kita ba? Mabayaran namin yung renta kasi ang taas-taas talaga. Kaya nung nalaman ko na itong Shomai King franchise is only 15,888, sabi ko, wow, napakamura na to. Yahoo! Tapos, perpetual pa. Yes. Perpetual, ibig sabihin, wala nang renewal fee kasi perpetual, hindi lang siya lifetime, kundi perpetual, pwede mo ipasa sa mga anak mo, sa mga apo mo. Diba, habang buhay pa yung kumpanya, pwede mo siyang ipasa. Walang renewal fee, walang marketing fee, walang royalty fee. Saan ka pa? So sabi ko talaga, tapos eto pa, meron pang referral rewards pa. Na pag mag-refer ka ng isang tao, meron kang 5,000 pesos from the company. Yahoo! At makakaklo ka. Eh, di ba win na yung 15,000 mo, meron ka pang 5,000 worth of freebies. O, di ba? Saan ka pa? So sabi ko, eto talaga. Napakaganda ng business na to. Napaka murang-mura. At kung ako'y mag-retailing at magbenta ako ng mga copper mask pa lang iniisip mong ibenta noon, edi mas malaki pa yung magiging kita ko kasi 20%, malaki po ang 20% ha. Tapos kung show may 30%, malaki yun ha. Yung iba talaga mga binibenta namin dito kasi nagbebenta rin kami dito ng mga ice cream at iba't ibang mga bagay. Minsan 15% lang. Pero 20%, 30%, napakalaki. Kaya sabi ko, eto na talaga, mag-i-invite na ako ng mga tao dito. So pagkatapos ko po mag-sign up, na-explain na rin sa akin ni Coach Ariel how to walk through the portal, inisip ko na talaga, sino kaya ang mga kakilala ko na magbe-benefit sa business na ito? Unang-una kong naisip yung tita ko na artista, si Tita Louie. Siyempre, lockdown, walang mga taping, wala rin siyang kita. Inimbitahan ko dito, ngayon kumikita na siya. Meron ako si Cherry, interior designer, professional interior designer. Dahil lockdown, tigil din ang mga projects. Inimbitahan ko siya dito, ngayon kumikita na siya. At napakalaki ng team na nasa ilalim niya.
team Victoria's Secret at Team Unstoppable under the leadership of Michelle Yaban. Nako, napakalakas nila talaga. And nagtutuwa ako kasi marami pa ako mga friends and relatives na na-invite ko dito at kung sino man sa kanila ang talagang tumututok, nagbebenta, nagre-refer, sila talagang mga kumikita. Sa business na ito, hindi pwedeng, hindi pwedeng pabanjing-banjing ka lang eh. Kailangan talaga hard work. At ang napakaganda naman sa kumpanya na ito, pag ikay nagtrabaho, mabibigyan ka talaga ng gantimpala. So, yun po ang kwento ko kung paano ko naipasok sa business nito. Yahoo! Tsaka, AD, no, kung babaliktan naman natin yung sinabi ni Miss Miriam, nakakatawa. Kasi doon pa lang sa unang question, sinabi niya na hindi nauuso yung maarte. Kailangan sa panahon ngayon, maging madiskarte ka. And true enough, dyan natin nakikita yung pagiging entrepreneur spirit ni Miss Miriam. Kasi nga, tignan mo to ha, sabi ko nga hindi na niya kailangan gawin eh. Pero kumuha siya ng 30 pieces ng copper mask. Siya mismo ang nagbenta. Siya mismo nag-post, siya mismo nag-alok. 2 days na ubos. Hindi siya kagaya ng iba na kukuha, papabenta niya sa iba. Hindi, siya mismo. And siya mismo ang na-curious. Siya mismo ang nagtanong, ano itong shoplink na to? And when she saw that, na-compare niya talaga sa traditional. Miss Miriam, nako grabe. Yan talaga yung sinasabi natin. If you're food business is good, no? Kasi it's one of the essentials na kailangan ng tao. Lahat ng tao kumakain talaga. Pero if you're going to venture, akala kasi ng mga tao, mura lang ang food business. Hindi nila alam talaga yung insides and outs ng traditional food business. Guys, you heard it from Miss Miriam. Ang isang simpleng food cart lang, depende sa location, depende sa mall, kailangan kumasas ka. It's not only the franchise fee, nandiyan na pa yung renovation cost, nandiyan na yung mga operational expenses. Umabot ng 1.5 million for a single concept. Kaya nga, we're very, very blessed, Miss Miriam, tsaka Amy Renena. Ito nga, kagaya na sinabi mo kanina, for just 15,800, ulitin ko ha, hindi ho siya fixed na 15,800. Naswertihan lang natin lahat kasi promo lang itong 15,888. And totoo, we might not know, baka next month, tumaas na yung presyo, kaya samantalahin. Ngayon, my next question, Miss Miriam, no? Doon sa mga sinabi mo kanina na you've looked for this, para sa akin, it's a God-given opportunity na sa gitna ng lahat ng tao naghihirap, merong musbong na isang franchise, isang food franchise business na ginawang online. Nasa halagang 15,800 lang, all-in package, perpetuality, pwede kang makinaba, pwede kang makina, pwede may transfer pagdating na araw. Ngayon ang tanong ko, itong online franchise business na to, this is definitely something new. No? Hindi lang po para sa amin, hindi lang po para sa inyo, Miss Miriam, pati na rin po sa lahat ng nanonood na online franchising. And definitely, kailangan natin ang taong tutulong sa atin. Which in our business, ang tawag natin online franchise mentor. Yun. You've mentioned the name Ariel De Leon. Yan. Ngayon, si Ariel De Leon is your online franchise mentor. Gaano po ka-importante ang merong isang online franchise mentor o isang mentor, no, isang coach na nag-guide po sa ating mga baguhan sa bagong konsepto ng negosyo na ito? Ay, AD Jeff, napaka-importante talaga na meron tayong mentor o yung guide. Kasi syempre, bagong konsepto, bagong asalta ako sa ganitong sitwasyon. Maaaring may experience ako ng traditional food cart, pero wala akong experience sa when it comes to yung referral system, yung multi-level system. Eh, si Coach Ariel, kumbaga, isa siya sa mga tao na, kumbaga, ilang years na ang experience niya dito at yumama na siya, umabot na ng over 100 million ang kinita ni Coach Ariel. So, ibig sabihin, yung paraan na ginagawa niya, it works. Now, kung susundin ko yung tinuturo sa akin ni Coach Ariel, ibig sabihin, magiging successful din ako. Naalala ko po yung success principles, yung libro, best-selling book ni Jack Canfield.
yung success principles. Isa sa mga tinuturo niyang principles doon is success leaves clues. Okay? Success leaves clues. And if you look at the life of people who have been successful, meron silang mga ginawa na kung sinunod mo, magiging successful ka rin. Kaya yung buhay ni Coach Ariel, yung mga strategiya niya, yung knowledge niya, yung wisdom niya, yun po yung mga clue kung paano ka magiging successful. Kasi siya, kumbaga, tatag na. Kumbaga, tried and tested na. So pag sinunod ko yon, magiging successful din ako. At ganun ka-importante talaga ang merong mentor. Bukod dyan, nagpapasalamat ako kay Coach Ariel kasi pag meron ako mga questions, matyaga niya akong sasagutin. Pag meron ako mga concerns, lalo na AD Rene, nung tagal-tagal pa ng delivery dito sa Metro Manila, inaabot ng 15 to 17 days. Sabi ko, what? So si Coach Ariel. nakaka-discourage kasi ang tagal. Pero sabi ni Coach Ariel, alam nyo, baguhan lang naman itong business na ito, bagong setup na to. At sa nakita ko in the past month, mula nung na-conceptualize ito, nag-i-improve na nag-i-improve. So, pero mo, kung wala akong mentor na magbibigay sa akin ng ganong klaseng encouragement, siguro ay nag-give up na akong matagal na. Pero dahil nandiyan si Coach, alam na niya yung ins and outs, nabibigyan niya ako ng encouragement, nabibigyan niya akong wisdom, na ipapasa niya sa akin yung knowledge niya. Eto pa rin ako ngayon. Two months and one week na ako, nandito pa rin ako ngayon. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga sa mentor namin, sa kay Mamu, Tintin Babaw, sa inspirasyon din ni Coach Gerald Sibayan, 'di ba? Tsaka si Miss II, tsaka syempre si Mrs. T, 'di ba? Yung sharing niya a few weeks ago talagang nakaka-inspire sa aming lahat. So thank you po sa inyo mga coaches. Ay kay Mike, kay Coach Mike nga pala. Ayan, Mike Poma, ayan. Dahil umaattend din ako ng mga info sessions niya at marami akong natututunan. At kakamustahin ko lang yung mga coaches namin, no, sa Teams Phoenix, si Mike Doma, si Kurt Pagku, si Coach Tess Espejo, tsaka happy birthday kay Coach Roel Ramos, tama ba? Roel. And of course, si Team Armada, 'di ba? Si Coach Ariel De Leon, si Coach Nick. O yan. So, thank you sa inyong lahat. Nagpapasalamat din ako syempre for the privilege of being a coach and a mentor also to the rest of my teams. Yung team Victoria's Secret ni Cherry, yung team ni Tita Lulu, yung team WinVic ni coach ni Pastor Ariel Bernardo sa South Korea. Ako, napakalaki na po ng team niya dyan sa South Korea. Alam niyo na, in fact, sa tingin ko, isa din siya sa mga OFW na dapat niyong i-feature dito kasi nakakatuwa po ang story niya. Ano siya, Huwarang OFW, Huwarang pamilya ng OFW, speaker, inspirational speaker, pastor, ang dami po niyang natutulungan. Alam niyo po, na-overtake na niya ako ha sa business na ito. 1 month pa lang siya, 2 months na po ako, pero siya na-overtake na niya ako sa business na ito. Kaya nakakatuwa. Nandiyan din ang team Unstoppable ni Michelle Yaban, yung team Winpeg ni Marjorie, team Amazing Grace ni Jel, headed by Jel Bayona, team Happy ni Pastor John Raymond Celis, nang siya nga palang number 2 performer sa Taiwan. Congratulations sa inyo. E tingnan niyo po yung mga teams na yan, nakakatuwa. Dahil po, I was given the privilege to be their coach, their mentor. Mentor, sabihin natin 2 weeks, 2 months pa lang, di ba? Pero kahit pa paano, naipapasa ko din sa kanila yung natututunan ko sa inyo, mga team leaders, mga coaches, na it has really benefited me in the past 2 months. At sana po, mas marami pa kaming matutunan sa inyo. And together, as one team, with unity and love and service for one another, we will be stronger. So thank you po talaga sa lahat ng mga coaches and mentors nating lahat. Kailangan talaga po nating appreciate yung ating mga coaches, mga mentors po natin, Ma'am Miriam, ano? Kasi sila po yung nag-guide sa atin, kasi sila yung nauna dito, mas alam po nila. And tama po yung ginawa ninyo, Ma'am, kaya nga sobrang bilis po ang paglaki ng inyong grupo in a short period of time dahil guided po kayo ng mga coaches and mentors natin. Eto, Ma'am, follow-up question. Since nakita po natin yung growth ng inyong grupo, okay, at ng inyong organization,
eto naman, yung growth naman po ng income ninyo ang pwede naming, ang gusto naming malaman at tanong, okay? Kumusta naman po ang inyong kinita na sa short period of time, sabi natin mga 2 months ninyo dito sa company, being an online franchisee, pwede po naming malaman, ma'am? Nung huling in-screenshot ko yung aking CP points, i-share ko lang po sa inyo ang screen kung okay lang po ba. Sure po, sure. Ayan. Ito na po. Ayan, ang kinita nila. Ayan, hindi naman ganun kalakihan. Kasi, ayan po, ayan wow. po, 267,300 as of October wow. 17. Ano ba ngayon? 19 ngayon, di ba? Saturday. Pero, ano po yan, sa 6 accounts ko, yun po yung earnings ko sa 6 accounts ko. Tapos, wala pa po dyan yung earning ng husband ko, wala pa po dyan yung earnings ko ng retailing ko. Pero, nagpapasalamat po ako kasi hindi naman basta-basta yung 267,000 na yan, ano? In fact, yan ang dahilan kung bakit din naipasa ko bilang top 51 ng 200 top performers natin. Siyempre sa guidance din ni Mamu, Christine Babaw, tsaka ni Coach Ariel. So, yun, sa blessing po ni Lord, nabigyan tayo ng ganyang klaseng earnings. Ang maganda po niyan, ma'am, nakakatuwa niya, isimula pa lang po yan, di ba? Palaki pa ng palaki at siyempre, it won't stop there. Talagang continuous po yung magiging earnings niyan kasi continuous po yung pag-aalaga natin sa ating mga new subscribers at mga franchises natin. Yes po. Tama-tama. Ma'am Miriam, pinakita niyo kanina yung income niyo na sa CP wallet niyo po. Napansin namin meron pala kayong pin-repair na slide presentation. No? Yes, mag-share ako ng ilang mga tips, saka yes. ng konting kwento kung anong ginagawa ko para kumita dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. You can share the slides na po, ma'am, para makita natin. Yes. So, teka, i-share ko lang ha. Okay. O yan, tingnan nyo. Ako pa po, mismo kumuha ng mga... Ako, sharing is paused. Ayaw niya mag-ano, mag-share. Teka, subukan ko ulit. Ayan. Ay. Sige po, ma'am. Ano lang natin? O, tingnan nyo po ako pa mismo kumuha ng freebie sa office at nagpa-picture kay Boss Carl tsaka kay Boss Joe. Siyempre, kailangan may selfie with the bosses, no? Nakikita nyo po ba? Hindi namin makita, ma'am. Hindi pa yata siya nakashare. Hindi pa siya nakashare, ma'am. Nakashare? Opo pa. Excited ako makita yung mga picture. Alam mo naman ako, Miss Mary, mga picture-picture gusto makita. Nagkakaproblema ako sa sharing. Eto ma'am, na Miss Miriam, eto, ay, nawawala. Yan. Yan ba nakikita nyo? Nawala siya ulit, Miss Miriam. Pero kanina nakita niya na. Yan, eto po. Yan, lumabas na siya. Can you click on, yan, play slideshow. Yan. Ay, ayaw. Teka ulit. Sorry ha, pasensya na po ha. Technical difficulties lang po. Subukan alam nyo, ay, sige po, abang inaayos ni Miss Miriam yung kanyang slide presentation, alam mo, AD rin eh, no? Talaga, I'm learning, no? I'm learning so much, lalo-lalo na sa mga guests natin, no? Especially this one, itong engagement natin kay Miss Miriam. Okay, Ma'am Miriam, kung ayaw na siya mag-share, it's okay, walang problema. Yung mismong nakikita niyo po itong aking PowerPoint. Yes po. Kasi hindi siya nag-share pag piniplay ko yung PowerPoint eh. Anyway, so eto po ako mismo nagpunta dun sa office para kunin yung mga freebies at para na rin magpa-picture kay Boss Joe at kay Boss Carl. Siyempre kailangan merong selfie, no? Yes. So, i-share ano pa bang mga ginagawa ko para kumita dito. Siyempre, nagpo-post po ako ng shop link at nakakatuwa kasi noong isang araw, nakatanggap ako ng text.
galing sa JC Customer Service na meron palang nag-order sa aking Shoplinks. Wow! Hindi ko kilala po si Alan Simonios ha, pero nagpapasalamat ako sa kanya kasi 1,235 ang naging order niya sa aking Shoplink. O diba, tuwan-tuwa ako nung natanggap ko yan. Ay, it works talaga! O diba? Tapos ano pang ginagawa ko? Ayan, ilan po yan sa mga post ko sa aking Instagram account. Pinost ko po yung suot ko, yung copper mask 1.0 tsaka yung copper mask 2.0. Tapos alam nyo po, pinopromote ko yan ha. Binuboost ko yan sa IG. At yan din po ang dahilan kung bakit na-sold out ko rin yung nung minsan kasi nagkaroon ako ng 100 pieces ng copper mask na naibenta ko lahat just through promoting dito sa Instagram. At marami akong mga inquiries from different parts of the Philippines, even different parts of the world, pati Qatar, pati Canada, merong gusto magpadala sa akin doon ng copper mask. Pinopromote ko din po sa aking Facebook page. Tinan nyo naman, hindi lang yung produkto, kundi yung online franchise, pinopromote ko rin sa aking Facebook page. O yan. Tapos, nung nakatanggap po ako ng food package galing kay Boss Joe, nag-ano pa ako niyan, nag-unboxing pa ako niyan. At ine-edit ko pa po yung video ko. Pero makikita niyo po yan sa aking YouTube channel, Miriam Kiambao TV. Abangan niyo po yan. Ito po, na-share ko na sa inyo yung naging income ko, yung CP earned ko. Ma'am, Miss Miriam, sorry ah. Pakibalik lang dun sa YouTube channel niyo po. Yan, okay. Guys, we should follow and subscribe no sa YouTube channel ni Miss Miriam kasi para makita natin yung ano yung mga ginagawa rin nila Miss Miriam on how it can help yung sa negosyo natin. Actually pinost ko na rin yung video ni II de las Alas diyan sa YouTube ko para pag meron akong friends na gustong malaman, sineshare ko lang sa kanya yung link ng video na in-upload ko mismo sa YouTube para mas maintindihan niya before she joins the info session para magkaroon na siya ng idea. Ito po rin po ang aking Facebook page. Yan, Miriam Kimbao Facebook page. Tapos ang aking Instagram, MiriamQ888. Yan, follow me. Saan tayo sa DM? Sumasagot po ako sa DM. Ayan. Yan. Tapos, ayun po, nagpapasalamat ako kay Coach Ariel tsaka dun sa lahat ng mga inspirasyon sa team namin. Top 18, si Christine, si Mamu, Christine Babaw. Top 26, si Coach Ariel. Top 35, si Gerald Sibayan. Wow! Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na-overtake pa ako nitong si Pastor Ariel Bernardo ng South Korea. Kasi biruin mo, downline ko siya, pero na-overtake pa niya ako sa sobrang sipag niya. Wow! Ako po, top 51, yan, sa dito sa ating top performers. Si Miss Dina Brugada sa team po yan ni Miss Christine. Si Miss Lilibeth, team ni Miss Christine. Si Lira Capco. At syempre si Miss II. Ayan. So congratulations sa ating lahat. Diba? Power! Team Phoenix and Team Armada. Ayan po ang Cueva. O Miriam Q. Roberto, number 51. Ayan po. And ano po ba? Ito po ang ilan sa mga discarded tips yan from Miss Yu. Yan. Nako sayang, meron pa naman akong ano, meron pa naman akong surprise na inihanda sa inyo habang i-share ko yung ilan sa mga discarded tips ko. Pero number one, isa sa mga tips ko para sa lahat ng mga viewers natin is service. Alam niyo po, napaka-importante na alam natin why we are doing this business. What is our deepest why? And for me, my deepest why is because I want to help. At natutuwa po ako na yung deepest why ng ating mga bosses at ating mga coaches is also because they want to help. Service, servant-hearted po ang ating mga coaches, servant-hearted po ang ating mga leaders, pati po si Boss Joe, pati po si Boss Carl. Nakikita nyo naman, pag pinalo nyo kanilang Facebook page, meron silang hashtag, keep helping. So kitang-kita nyo po na service-oriented po talaga ang business na ito. And that is what we should have also. Bakit? You know, as an entrepreneur, natutunan ko po sa aking mga mentors, my entrepreneurship mentors, that in order for you to succeed in your business, you have to find a need and fill it. And you must have this heart of service. Bakit? Alam nyo po kung ang service ninyo
ang food ninyo, ang produkto ninyo ay nakakatulong sa ibang tao, dapat talaga i-promote natin yan at i-offer natin sa napakamaraming tao na alam natin magbe-benefit. So really, first of all, kailangan meron tayong heart of service. Number two, kailangan natin mag-invest ng time. Bakit? Kasi baguhan, karamihan sa atin, baguhan sa business na ito. In fact, ang business na ito, ang online franchising, ay bagong-bagong konsepto lang ito. So, bilang baguhan, kailangan mag-invest tayo para aralin ang business na ito. I-download natin yung JC University app sa ating Android phones or Apple phones. At panoorin natin ang lahat ng mga videos ng ating mga grand mentors. Kailangan din panoorin natin yung mga videos na nandun sa ating online franchise groups at iba pang mga online franchise groups kasi marami po tayong matututunan. Nakakatuwa po kasi pag nag-invest ka ng time dito sa pag-aaral, mas malalaman mo kung paano pairalan itong business na ito. And as a negosyante, bilang isang negosyante, kailangan talaga alamin natin ang ins and outs ng business na ito kasi doon po tayo talaga magsasucceed. Number three, we have to own it. Hindi lang po ito business nila, Boss Carl, hindi lang ito business nila, Boss Joe. Ngayon, dahil franchisee ka, business mo na rin ito. So kailangan, you have to own it. At kung merong problema, hindi pwedeng sisihin natin yung mga nasa taas. Hindi pwede. Kailangan maghanap tayo ng solusyon. Kailangan maghanap tayo ng diskarte. Kasi business na natin ito. And only those who really endure, only those who persevere, only those who find solutions to problems, sila ang magsasucceed. Nabanggit ko na po kanina yung mentor, letter M. Kailangan talaga sundan natin ating mga mentor, pakinggan natin sila, pasalamatan natin sila sa assistance nila sa atin, at ipag-pray natin sila. Kasi po hindi basta-basta ang pagiging isang mentor. Biruin mo, para maging mentor sila, para maging coach or maging grand coach sila, ang dami nilang pinagdaanan. And in those so many years na trinabaho nito yung industriya ito, marami na silang natutunan. Eh, compared sa atin, ano ba alam natin? Lahat tayo dito baguhan, di ba? So kailangan talaga pakinggan natin sila, wag natin silang basta-basta kumbaga iisipin na sila yung mga pipitsugin, di ba? Hindi. Marami na po mga kinita ng mga yan. Ilang years na sila sa business na ito. At ang dami na rin mga time na ginugol nila para po ma-perfect nila yung industriyang ito. So kailangan talaga sundan natin kung ano yung mga tinuturo nila, ipag-pray natin sila na humaba pa yung buhay nila, ipag-pray natin na i-extend ni Lord yung energy na binibigay nila kasi sa ilalim nila ang dami po talaga natin at lahat yan binibigyan nila ng panahon. So kailangan pinag-pray natin sila at siyempre tinutulungan din natin sila na minsan umaabot sa point na hindi nila kaya lahat sa dami natin, 'di ba? So tutulong din tayo and aalamin natin kung anong ginagawa nila dahil tayo din magiging mentor at 'yun din ang ipapasa natin sa mga downlines natin. Letter A, attitude. We really have to develop a positive attitude. Gaya ng binanggit ko kanina, ang business hindi lahat a bed of roses. Meron at meron mga problemang darating. Pero kung attitude mo ay laging positive, kung ang attitude mo lagi kang may hope, kung attitude mo, your eyes are always looking for solutions rather than focusing on the problems, di ba? And your heart is always grateful. Attitude is everything because it will dictate your altitude in this business. Kung ang attitude mo mababa, guess where you're going, di ba? Pababa. Pero kung attitude mo, always looking up, syempre, paakyat ka rin ng paakyat. And letter I, invite, invite, invite. You know, alam ko na ilan sa inyo, maaring nahihiya kayo, ay naku, hindi naman ako masyadong maboka, hindi naman ako masyadong magaling sa pagbebenta, hindi naman ganun karaming friends ko, di ba? Pero kung iisipin mo, ang friend kong ito, naapektuhan ng pandemya at makakatulong ito sa kanya, di ba? Balik na naman tayo dun sa greatest why natin, is service, we want to help. Alam nyo, kahit mahiyain ka, kailangan isang tabi mo yan. Kasi ang nakafocus mo, ang focus mo ngayon, yung kaibigan mo na alam mo makakatulong sa kanya ang business na ito. Ano pang pwede natin gawin para mag-invite? Tingnan mo yung
Tingnan mo yung phone book mo. Ano-ano mga pangalan ng nandyan, isa-isahin mo yan. Imbitahan mo sila. Ilan na mga friends nyo sa Facebook, isa-isahin yan. Imbitahan mo sila. Maaaring yung ilan sa kanila, di ba, mag-turn down. Pero meron at merong oo-o dyan. So basta invite ka lang ng invite. This business, it's a numbers game. You just have to invite people, bring them into the info session, show them the videos, di ba? Tapos, bahala na silang mag-decide. At syempre, kailangan i-follow up mo yan. Yung iba kasi naging invite, pero hindi pina-follow up. Tuloy, matagal nang nawawala, nagiging busy na kayong pareho, tapos nawawala na yung fire. Kumbaga nawawala na yung momentum. So pagkatapos mong invite, i-follow up nyo agad. Pag inimbitahan mo sila sa info session, oh, kamusta? What do you think about this? O, oh, diba? Diba makakatulong? Pag meron pa silang mga concerns, o ano pa ba mga tanong mo? Paano kita matutulungan? Paano ako maka-clarify ang business na ito para sa iyo? At alam nyo, as you spend time with them, you invest in them, kakamustahin mo sila. Syempre, ipagpe-pray mo rin kay God, ano, na bigyan sila ng wisdom na kung itong business ay talagang will ni Lord para sa kanila, na mahanap din nila yung opportunity na yon. At finally, para makapasok din sila dito. So, kung nakikita nyo po, ang spelling niyan, letter S, service, letter I, invest time, letter O, you have to own it, letter M, mentor, letter A, attitude, letter I, invite, o diba, show my, it all spells show my, at hindi lang yan, merong king. Alam nyo kung bakit pinasok ko yung king? Etong king hindi talaga dapat mawawala. Alam mo kung bakit? Dahil sino ba ang King of Kings? Sino ba ang hari ng mga hari? Diyos po ang hari ng mga hari. Diba? Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-iisip, ng kaalaman. Diyos ang nagbibigay sa atin ng opportunities. Kaya dapat hindi natin siya kalilimutan. Sa business na ito, ipag-pray mo, Lord, gusto ko ikaw ang maging business partner ko. Kasi alam niyo po, pag si Lord ang naging business partner niyo, siya ang magdadala sa inyo ng wisdom. Siya ang magdadala sa inyo ng taong tutulong sa inyo. Siya ang magdadala ng mga tao na magiging referral ninyo. Siya ang magdadala sa inyo ng mga customer ninyo. Siya ang magdadala sa inyo ng opportunities kung paano pa mas lumawak ang business ninyo. Oh, kailangan talaga kasama ang king na yan, the King of Kings, si Lord yan. At alam mo, sabi sa Bible, God is the one who gives us the ability to produce wealth. Siya din ang nagbibigay sa atin ng kalusugan. Pag wala kang kalusugan, paano mo magagawa ang business na ito? Hindi ka makakatawag kasi latang-lata ka. Diba? Tawagan mo mga, Mane. Talagang nakatulong. Sali ka na. Oh, maiimbitahan mo ba pag gano'n ang enerhiya mo? Sino nagbibigay sa iyo ng kalusugan at ng enerhiya at ng passion ng puso? Ang Diyos. Kaya si Lord, hindi siya dapat mawawala sa business na to. Ang business mong show my king, blessing ni Lord sa iyo yan. In fact, kaya yan naisip ni Boss Joe at ni Boss Carl dahil pinag-pray nila. Kung hindi siya binigyan ng wisdom ni Lord, wala ka dito. Wala ang show my king business online franchise na ito. Kaya hindi dapat mawawala ang ating King of Kings, the Lord of Lords. So ayan po ang mga discarded tips from Miss Yu. Letter S, have a heart of service. Letter I, invest time in learning everything about this business and even utilizing everything, yung poster bank, yung social media, mag-boost ng boost ng mga Facebook page at kung ano-ano pang pwedeng i-boost para lang i-market. Own it. You have to take ownership of it. Hindi lang ito business nila Boss Carl at Boss Job. Business mo na ito, kaya you have to find solutions to whatever problems and always look up, have hope. Mentors, look up to them, listen to them, follow their lead. A, have a positive attitude, be grateful, have the attitude to learn, be teachable, be helpful. Letter I, invite. Meron at merong papasok sa iyo dyan, birang referral. And of course, let us not forget the King of Kings and the Lord of Lords. Let us be grateful to our Lord God, to our Jesus Christ, who gives us the ability to produce wealth. So yan po ang discarded from this week. Bye. Amen. Yun, galing. Amen. Grabe. Sir Jen. Yeah, wow. Talaga, yeah, guys, yan. Sample pa lang yan. Kung gaano kalupit maging motivational speaker si Miss yes. Miriam Tiambao. Yan, di ba? Agree. 100% Miss Miriam ADR.
I was so overwhelmed, no? Grabe talaga, tama, siomay, no? Each of those letters represent something important, not only in our business, but also in our life. Tama, di ba? Miss Miriam Kiambao, we thank you so much for your time and the knowledge na in-impart mo sa amin. I wish, AD Rene, we could still have 10 hours more. Yeah. Para maganda, eh, no? Maganda itong engagement na to, eh, no? We're learning and I was reading. Binabasa ko yung mga comments ng mga nanonood sa atin. They are so amazed. They learned a lot. They learned something. Ang galing, ang galing, ang galing. Beauty with brains talaga and with heart. Yan po si Miss Miriam Campbell. Amen. Yes. AD, bago natin pakawalan si Miss Miriam, would you like to say final words para kay Miss Miriam? Yes, ma'am. Thank you po. Thank you po sa time ninyo and then sa mga tips ninyo na binigay po sa amin, sa ating mga bravest dreamers. Grabe, even me, ano, 20 years na po ako sa ganitong klase negosyo, pero habang nagsasalita po kayo, parang nai-ignite lalo yung aking, ano, yung aking enthusiasm at excitement ko sa negosyo natin. Ayun, so nakakatuwa po and we're so blessed na makasama po namin kayo ngayon. Thank you din po for the opportunity. To God be the glory. Yes. Amen, amen, amen. Amen po, amen po. Miss Miriam, salamat po ng marami. And I hope no in the future, ma'am, nako, pagtapos ng pandemic, pag lahat tayo pwede nang pumuno ng Metro 10, yes. Medyo tayo ng trading, live na live. Miss Miriam Kiambao. And gusto ko rin marinig si husband, no? Pares po. No, they're going to share wisdom, hindi lang sa negosyo, pati po on how to become a very good and effective leader. Di ba? Ayan po. Ma'am Miriam, salamat po ng marami sa inyong time. And it was truly meaningful. Grabe po talaga. We appreciate it so much. Thank you po. God bless, Ma'am Miriam. Bye-bye. Bye.